So what's up mga ka-Epic? Welcome to Epic Motor News. So bago tayo dumako sa bagong Yamaha Nmax 155, i-release nga din ng Honda Philippines itong si Honda ADV150 sa January 2020. Kamakailan nga mga ka-Epic sa Indonesia, inilaunch na nga itong bagong Yamaha Nmax 155. So ito nga, luxury design mga ka-Epic and lap hazard. So napakaganda, medyo bulky siya rito mga paps. And I think this is dual ABS din, same as old model ng Nmax 155. And smart keyless system na rin siya. Meron din siyang power socket mga ka-Epic. The seat is premium design and ang compartment niya is kasya ang extra large na helmet, full face helmet. And naka twin sub tank na rin siya mga ka-Epic. So makikita nyo. And the full digital speedometer has changed. So kung mapapansin nyo sa lumang, sa dating Nmax is pabilog. So dito pa square na siya mga ka-Epic. With blue core and VVA system, meron din siyang stop and start system. So as you can see, meron siyang handlebar switch control. So para sa inyo mga paps, para yan sa speedometer, no? Diyan nyo babaguhin yung settings ng speedometer, pipindutin nyo lang yan mga paps. So mababago na yung nandyan yung location, fuel consumption, and then time, recommended maintenance, malfunction notification, and phone and message notification. So hindi nyo na kailangan magpindot sa speedometer. So ang taillight, as you can see, napakaganda, parang kahawig siya sa Nmax. So yung signal light niya nakadikit din beside taillight. So hindi kagaya sa ADV150 yung taillight sa likod and harap nasa labas. So dito, good job Yamaha. So hopefully mga ka-Epic, i-release din ng Yamaha Philippines itong Nmax 155 dito sa ating bansa. So alin nga bang better na kunin para sa taong 2020? ADV 150 or the Nmax 155?